Narito po tayo sa aking microwave sa uli para ipakita ko po sa inyo ang kung paano ko alagaan naman yung kanyang mga dahon. Ang ginawa ko po, pinuputol ko po ang kanyang maliliit na dahon. Gaya po nito, pinutol ko na po para hindi na po siya makakuha pa ng sustansya dito sa malalaking dahon na ito. Kaya yun po ang ginagawa ko kapag nasapat po ang microhesa. Ganun po ang gawa kong mga mahal kong viewers. Sana po sa kakaunting kaalaman na hindi naman po talaga ako dalubhasa, pero ayon po sa eksperyensya, nagkakaroon na lang po ako ng kaalaman. Kaya ganyan po. Ayan po. Tinanggal ko po yung maliit na dahon para hindi na po siya makakuha ng sustansya dito. Ganon po ang pagpalaki ko sa kanyang mga dahon. Eh ito po, malaki po ito eh. Kaya yung pong maliit na kanina po, tinanggal po ito po. Ayan po, tinanggal po na po yun kanina. Kaya sana po eh may natutunan po kayo. Basta yan po ang paraan ko. Sabi ko nga po, mga mahal kong viewers, hindi po ako yung eksperto, pero natututunan ko na lang po kasi ito sa experience ko sa paghahalaman. Kaya ayan po, malaki na o. Dati po nung ipakita ko po sa inyo, eh, maliit pa yan. Maraming salamat po. Sana po may sa kaunting nagkaroon kayo ng kaunting kalaman sa itinuturo ni Nanay Josefina. Ako po si Nanay Josefina. Sana po sa ngayon po Sabado, muli po akong sa tutorial ng halaman po. Mag-video Miyerkules po sa mga testimony naman po ng aking buhay. Sana po panoorin nyo po Miyerkules, testimony ng aking buhay. At ito naman po sa aking mga halaman, kung paano anong karanasan ko sa kung paano magpalaki po ng halaman. Maraming salamat po mahal kong mga viewers, mga nanay na matiyagang nanonood sa akin. Manood po kayo kasi marami po na mapupulot kayong kalaman po dito sa video ito. Sana po mag-subscribe kayo at pindutin nyo na rin po yung notification bell. Maraming salamat.